Hello, good afternoon. Ayun, so rest day ko ngayon. Today is Sunday. Blessed Sunday, everyone. Galing ako kay ate. Actually, galing din ako sa Walmart kanina. Namili ako ng, nag-grocery lang ako ng konti. So, naisipan kong gumawa ngayon ng, walaan niyo kung ano. Tcharan! Ano yan? What's this? Yum yum. It's yum yum. See? Gumawa ako ng graham cake. Tingnan ko nga kung mapupunta sa bakto. Ooh, hindi. So, ayun. Ito, gumawa ako ng graham cake. Kung gusto nyong malaman yung recipe, watch this. Kasi hindi ko siya nakuhanan kung yung process kanina. Nakalimutan ko. Sorry na, guys. Madali lang. Sobrang dali lang itong gawin. Papakita ko sa inyo yung loob niya. Kung anong itsura niya. Ayan. Yan po. Yan po yung finished product. Mangga po yung nasa ibabaw niya. Sige na nga, ikukwento ko na. Ganito na lang. Para siguro ilalagay ko rin yung ginamit kong ingredients sa baba. No? Ayan. Ilalagay ko na lang. Bali, bumili ako nito. Graham biscuits. Dalawa lang nito yung nagamit ko. Sa tatlong tub na yan. Tapos, isang malaking kondensada. Meron na kasing kondensada ngayon. May nakita ako na meron siyang flavor. Mango flavor. Tapos, yung Alaska creme densada. Isa rin na malaki nun. Ayun. Tapos mangga. Ano lang, apat na pisngil lang ng mangga. Yun. Tapos in-slice-slice ko na lang. Yung mangga kasi sa ibabaw lang. So, gagawin mo, kuha ka ng lagayan para mamix mo yung creme densada at saka yung condensada at saka yung crema. All-purpose cream. Yun. I-mix mo muna yun. Tapos slice mo yung mangga and then prepare mo yung tub na malinis, yung lagayan mo. Tapos, lalagyan mo siya ng konting milk sa ilalim. Tapos lalagyan mo na siya ng yung mixture ng milk. Lalagyan mo na siya ng biscuits. So, tapos milk, tapos biscuit, milk, biscuit. Pag malapit na siyang mapuno, siguro mga 3/4, stop mo na. Lagyan mo lang siya ng milk sa ibabaw, tapos lagyan mo na. Yung mangga, pagka-slice ko, nilagyan ko rin siya ng mixture ng milk para medyo ma-juicy siya. Tsaka ko siya nilagay sa ibabaw. Yun, ganun lang. Tapos cover mo na siya. So, kailangan mo muna siyang i-chill at least overnight or 2 days para ma-absorb nung biscuits yung lasa at tsaka para mas moist siya, hindi siya dry. So, yun lang. Ganun lang kadaling gumawa ng graham cake. Ayan. Kita nyo naman. Okay. So, thank you. Thank you for watching. For comments, suggestions, shoutouts, again, please leave a comments below. 2,000 years later. Hi, guys. Good morning. Good morning. Good morning. So, moment of truth na po tayo. Tikman natin yung ginawa ko kahapon. So, bali, na-chill ko na siya overnight. Medyo kakagising ko lang. Prepare ko lang ng breakfast. Ayan. So, meron ako ditong kape. Meron akong bread. Tapos, try natin to. Banana. Tapos, ito. Ayan. So, medyo madami to. Ewan ko kung makakain to. Pero yung purpose natin talaga dito is matry natin.
kung ano ba yung okay ba, swak ba, patok ba yung ginawa ko kahapon, graham cake. So yun, dahil na-chill ko na siya overnight, siguro naman na-absorb niya na yung milk, yung na-moist na siya sa loob. So tingnan natin. Ito siya. Wow! Let's see. Oh my God! Look at that! Oh my God! Look at this! Mmm! Sarap! Super! Ayan o! So moist! Masarap siya. Saktong-sakto yung lasa niya. Dahil yung condensed nga may flavor na siyang mangga, tapos nalagyan ko pa siya ng mangga, mas naging rich yung flavor niya. Tapos yung pagka-moist niya, sakto lang. Tingnan niyo. Ayan. Sakto, na-absorb niya, tapos malamig. So masarap. Ayan, mag-breakfast na ako. Tara, kain. Thank you for watching. Please leave a comment, suggestions. Please consider subscribing as well kung bago ka pa lang. Thank you again. Bye! Good morning!